Si Terdy Rovena ay kinuha bilang isang Asian import para maglaro sa Sun and Neo Phoenix sa Basketball League sa Japan. Subalit marami ang naiinis sa atin kapag nakikita lang natin si Terdy na binabangko lang minsan ng kanilang coach. Yung tipong alam naman natin na may ibubuga pero mapapatanong tayo bakit binabangko. Bigla tuloy sumagi sa aking isipan ang isang Asian import na naglaro para sa Barangay Ginebra na kanilang binangko lang. At siya ay nagangalang Tungalag Sanchir ng Mongolia. Pag-usapan natin yan mga paps, pero bago ang lahat, please like the video. At sa mga bago pa lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell para wala kang mamintes ng mga videos natin. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Si Sanchir Tungalag ay binansagang Michael Jordan ng bansang Mongolia. At hindi naman siguro basta-basta mababansagan kang MJ kung hindi ka magaling, di ba? Kaya naman nung nag-experiment ang PBA na magkaroon ang bawat team ng isang Asian import ay agad in-scout ng Barangay Ginebra itong si Sanchir. At dito nga nila nakita na si Sanchir talaga ang best player sa Mongolia. At siya ay nag-a-average noon ng 17 points per game. Kaya naman nung nalaman ito ng mga Barangay Ginebra fans ay naging mataas ang kanilang expectation kay Sanchir. Excited din ang lahat dahil first time magkakaroon ng isang Asian import ng PBA. Tapos MJ pa ng Mongolia ang maglalaro para sa Barangay Ginebra. At sa debut game ni Sanchir ay umiscore siya ng 8 points within 13 minutes of playing time. Hindi na rin masama dahil first game pa lang naman niya ito sa PBA. Pero kapansin-pansin na konting minuto lang ang nilaro ni Sanchir considering na import siya na dapat ay babad talaga sa laro. At yung 13 minutes sa debut game ni Sanchir ay ang pinakamahabang nilaro niya para sa Barangay Ginebra dahil sa mga sumunod na game ay halos hindi na nakita ang anino ni Sanchir. Dahil sa tuwing may laban ng Barangay Ginebra ay madalas na nating makita si Sanchir na nakatambay lang at nakaupo sa bench na tila wala na talagang balak pang ipasok ng dating nooy coach ng Barangay Ginebra na si Coach Frankie Lim. At sino ba naman ang makakalimot sa larawan na ito? Barangay Ginebra fan man o hindi, marami ang nagalit at marami rin ang naawa dahil bakit daw ganyan ang trato sa kanilang Asian import na si Sanchir Tungalag. Kahit mismo si Sanchir ay hindi niya rin alam kung bakit siya binabangko ni Coach Frankie Lim. Sa isang panayam din ng SPIN.PH kay LA Tenorio ay sinabi nito na makakatulong talaga si Sanchir sa kanilang opensa. Ngunit hindi daw talaga niya alam kung ano ang plano ng Ginebra management sa kanilang Asian import. Hindi na rin napigilan pa ng ilang mga PBA fans na maglabas ng sama ng loob tungkol sa di umano'y hindi patas na pagtrato kay Sanchir. Subalit bakit nga ba talaga binabangko si Sanchir? Walang konkretong sagot dyan ang Barangay Ginebra Management. Pero ayon sa isang source, may katigasan daw ng ulo itong si Sanchir at hindi daw sumusunod sa mga play ng Barangay Ginebra. Which is yun ang pinakaayaw ni Coach Frankie Lim. At wala daw itong pakialam kahit superstar pa ito sa Mongolia. At isa pang nakikitang dahilan ay ang language barrier. Na kahit meron pang interpreter ay talagang nahihirapan si Sanchir na umintindi sa mga play ng Barangay Ginebra. So bakit pala nila kinuha si Sanchir in the first place, di ba? Marahil ay umasa ang Ginebra management na magkakaintindihan naman sila ni Sanchir dahil meron namang interpreter. Pero iba pa rin talaga kapag actual game na. Kaya siguro nasabi ni Frankie Lim na hindi ito sumusunod sa mga plays ng Barangay Ginebra. And after 4 games ay pinalitan na si Sanchir ng isang Korean player na si Kim Ji-won. Subalit hindi rin naman naging maganda ang ending ng Barangay Ginebra sa konferensyang ito. Bagamat hindi naging maganda ang experience si Sanchir sa PBA, ay hindi naman niya makakalimutan ang mainit na suporta sa kanya ng mga Pinoy fans. Ginebra fan man o Ginebra hater, mataas pa rin ang respeto sa kanya bilang Michael Jordan ng bansang Mongolia. This is Ghelpapz TV. Maraming salamat sa panonood mga paps and see you again para sa ating next video. God bless!